Ako si Amanda, isang butihing ina sa lima kong mga anak. Bilang isang ina, malugod din yung inaalagaan at pinoprotektahan ng aking mga anak. Ito ang aking asawa, si Julian Bartolome Sr. Stricto pero malambing. Bilang isang tipikal na ama, gusto niya magtagumpay ang aming mga anak. Ngunit, may isa siyang paniniwala. Ang mga babae ay pinapalakas lang ng mga lalaki. Ito ang panganay kong anak, si Jules. Nahihilig siya sa mga makabayang kanta at kabilang din siya sa mga aktivista o NPA. Ito naman yung kaibigan niya, si Willy, ang lagi niyang kasama kung saan-saan. Mama, ano po? Ito si Isagani, ang pangalawa kong anak. Gusto niyang makatulong sa mga gastusin sa bahay at gusto niya din magtrabaho bilang isang US delivery. Ito si Em, ang mahilig magsulat sa aming pamilya. Ma. Ito si Jason. Aalis muna po ako. Ah, sige, mag-ingat ka. Siya ang pinakamatapang sa kanilang magkakapatid. Ito naman si Bingo, ang bunso kong anak. Yung itong bunso ko, siya ay namulad at nabuhay sa realidad ng mundo. Hindi lahat ng pamilya ay perpekto, pero walang problema ang hindi nasusolusyonan. Kung iisipin natin, masaya na buo ang ating pamilya. Pero, hindi sa lahat ng oras, palagi lang masaya. Dadating ang mga pagsubok at ang isang buong pamilya ay haharap sa isang malaking hamon. Dad, ang dami ng mali sa paligid. Hindi niyo ba yung nakikita? Ma'am, ang dami nang namamatay. Hindi ko na kaya to. Anak, patatalin at respetado ang mga tao sa gobyerno kaya sumunod na lang tayo. Tsaka Jules, baka mapahamak lang tayo pag kinalaban natin ang gobyerno. Makiba ka! Huwag matakot! Tara, Jules. Wala, pre. Ayaw nila ako paniwalaan. Ang dami ng maling nangyayari sa paligid natin. Ngunit hindi nila maintindihan ang ating pinaglalaban. Kaya mo, Jules, matatanggap din ang magulang mo ng pagiging aktivista natin. Ayan, sumali ko pa rin sa rally. Makiba ka! Huwag matakot! Makiba ka! Si Willy yung aktivista, pag-tripan niya na yan, kaya namahala dyan ha. Over. Sumagot ka! Sino leader niyo? Wala! Wala kami! Magsalita ka! Wala! Wala! Hindi ba ako magsasalita? Hindi, wala naman talaga! Pinatay nila si Willy, ma'am. Pinatay nila si Willy. Ma'am, inuha siya ng mga pulis at pinahirapan. Ngayon siya mamatay siya. Pinatay nila si Willy. Ma'am.
si Mara, pasintahan po ni Jules. Pasensya na po kayo kung hindi ko ito nagdadalaw si Jules. Nainis din sa akin ng mata ng militar eh. Pangako, dadalaw ako. Pero, bakit pinagbabawalan ako ni Ma'am na makita yung girlfriend ko? Bakit niya ako pinagbabawalan? Doon kami magpapasko. Pero paano yung girlfriend ko? Wala ko lang grade ko. Pwede naman nagalit si Ma'am at Dad. Tumakot ako. Pero hindi na ako lumakot dahil sa marihuana. Hindi alam niya yung mga nakakatapos na ako sa kaluman. Ngunit hindi na makauwi. Dahil tayo sa tatak na lang ako, pinapos ka na nga lang ko yan. Pinalad ka na nakarap pa. At pagkatapos yun, hindi ko na alam. Miss ko ang girlfriend ko. Ang bata-bata mo ba para maging ama? Ano na lang ang sasabihin ni Ma'am? Ni Dad? Nung tatay ni Evelyn? Ano itong destro na gawa ko? Nabuntis mo ako, Gani! Papakasalan mo ako, lalayas ako! Kailangan kong panagutan siya. Kailangan ko siyang pakasalan. Kailangan ko nang ituloy ang pagiging US Navy para may pangsuporta. Pero paano sila, Ma'am? Si Dad? Ano tong problemang ginawa ko? Nakakahiya ako. Nakakahiya ako! Nakulang si Kuya dahil sa pagiging aktivista. Si Jason? Ang gabi niya mawawala si Jason, hinahanap ko siya. At nalaman kong pinagsasaksak niya. Ako huwag mo na paalam. Ang gulo ng paligid, simula na nakaisip ako. Lagi na ako mulat sa realidad. Ang bata ko pa para masilaan lahat ng ito. Si Ma'am, paano na ako? Paano ako makakatulong kay Ma'am? Naulong si Kuya Jules, si Kuya Jason naman namatay. Galit sa akin si Kuya Jason kasi binili niya ako na aalis siya sa Pasko dahil ipapakilala niya si Berna sa pamilya niya. Lahat nandun pero di siya pinayagan ni Ma'am. Paniguradong galit sa akin si Kuya Jason kasi hindi ko agad yung nasabi kay Ma'am. Maghiwalay na tayo. Seryoso ka ba? Bakit? Ang tunay na asawa pag gusto mo ay paghiwalay, lumalayas! Di ako nakipagbinuan sa'yo, Amanda. Maghiwalay na tayo. Talong maging maasawa, mag-asawa naman tayo. Ang role ko na lang dito ay maging nanay, hindi maging ina ng mga anak ko. So let's sit down and talk about it, okay? What is it that you want? Kung meron kang gustong sabihin sa akin, sabihin mo sa akin nang hindi ka naglolokong parang bata! Bakit? Bakit hindi mo sabihin sa akin na diretso na hindi pantay-pantay yung pagmamahal ko sa anak ko tulad sa pagmamahal ko sa panganay ko, anak? Para sabihin ko sa'yo na hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Si Jason, gabi na umuuwi. Umalis na hindi namin alam. At sa isang gabi, alaman naming wala na siya sa bahay.
Kulong siya dahil sa marijuana, pero nakalya din. Ngunit, di naman alam kung saan nagpunta. At sa isang, at sa nalaman ko na lang, namatay na yung anak ko. Di ko alam kung ano mararamdaman ko. Di ko alam kung anong gagawin ko. Ang daming problema. Di ko alam kung paano susolusyonan. Di ko alam kung anong uunahin ko. Hindi ako pwede manghina dahil ako ang ama. Pinatay nila si Jason. Gusto kong gumante. Pinahirapan nila si Jules. Anong karapatan nila para pahirapan ang mga anak ko at patayin ang isa? Naintindi ko yung paghihirap para hindi madalaw si Jules kasi may sa kanyang mata ng mga militar. Pero pinagdarasal ko sa kanya na maging okay, nawain yung mga sitwasyon na gain mga nangyari kay Jules. Nung una, nung malaman kong buntis si Evelyn, malaking pagbabago sa akin. Ang daming pumasok sa isip ko na sa akong kaihiyan sa pamilya, anong masasabi ng magulang ko, magulang na din ni Evelyn. Kaya tuloy yung plano ko sa pagpunta sa US government para mag-apply ng trabaho na paaga. Pero after din naman matapos ng lahat ng yun, napag-isip-isip ko na kaya pa rin palagawa ng paraan. Kaya yung mga napagdaanan namin noon, at least naayos na rin naman ngayon. Pati na rin sa mga kapatid ko, sa kapatid naming namatay. Patuloy pa rin namin siyang inaalala, magkakasama kami din nadalaw siya. Sa magulang naman namin, okay na rin naman kami na Evelyn. Para sa akin, noong una hindi siya naging madali. Pagkat ako lang yung nag-aalaga ng anak namin. Pero dahil sa nandiyan yung mom and dad ni Isagani, nalagpasan ko naman ang lahat. Sa ngayon, magkaibigan na lang kami para sa anak namin. Nag-persevere ako mag-aral dahil sa pag-aayos ng aming pamilya. At naging inspirasyon ko ang aking mga kuya, lalo na si sila Kuya Jules na dating nakulong at ngayon nakalaya na. Si Kuya Jason na namatay at si Kuya Isagani naman, ayokong tularan siya dahil maaga siyang nakabuntis at nagtrabaho na maaga sa ibang bansa. Ang mga naging inspirasyon ko po sa magsusulat ay una po ang aking pamilya at ang pangalawa ay ang puso ko bilang mamamayang Pilipino. Nasolusyonan namin yung problema namin nung inintindi namin yung bawat isa. Pinakinggan ko yung side niya, pinakinggan yung side ko. Para nagkaintindihan ka. Ang mga natutunan ko naman sa mga pinagdaanan namin, hindi lahat ng pamilya ay perfecto, pero walang problema ang hindi nasusolusyonan. Malayas! Maghiwalay na tayo. Total na lang nung kinasal tayo eh. Pangit oh.
Ma'am, alis ako ngayon. Pwede ba? Isama! Action! Ma'am, alis ako ngayon. Isama! Wait lang, gumagin to ako. Video lang dito photoshoot. Hindi, pinibigyan ako. Kasi!